Hello mga kaibigan, gusto ko lamang i-share sa inyo kung ano yung nangyari sa akin after ng vaccine. Nagpa-inject na ako ng corona, anti-coronavirus last Sunday. At ipakikita ko sa inyo kung saan ako nagpa-vaccine. Ngayon ay nakatanggap na ng invitation para sa corona vaccine. At pag nakatanggap ka nito, saka ka pa lamang mag-aas ng appointment. So, ang appointment ko ay June 13. So, kahapali nung Sunday yon. So, pagkatapos niyan, ito kailangan dalhin ito doon sa lugar kung saan ibabaksin ako. Pagdating sa vaccination center, ipapakita yung abstract na to, yung appointment, at hihingin sa iyo yung ID, at saka yung email kung saan, anong oras ang aking vaccination. So, yun ang hinihingi pagdating, pag nasa vaccination center ka na. At pagkatapos, kapag na-check na nila lahat, yung ID, yung letter, yung email kung anong oras, ay bibigyan na kami ng ganito. Ayan, ang papel na yan. So, binigay yan sa akin. Pagkatapos, wala namang test na ginawa, basta ano lang, tinanong lang yung ID ko. Tapos ito yung mga papel na natanggap ko doon sa vaccination center. So, ito yung appointment ko. Ito na, nasa center na kami. Pumasok na lang ako dahil kinuha na sa akin yung mga chinek na lahat ng mga identification ko. Tumasok ako, i-guide ka nila, papasok, may mga arrow at may mga number of rooms. At pagkatapos nito ay pupunta ka sa recovery room kung saan pwede ka mag-stay doon ng 30 minutes hanggang sa gusto mo lang. At doon pwede kang uminom ng coffee, ng tea o ng water. So ito, nandito na ako sa recovery room. At pagkatapos ay buwi na kami at ito na ang aking braso na mayroong vaccine. So, ayan, nakita nyo na pumunta ako dun sa isang malaking parang auditorium. Hindi ako nag-vlog kasi baka bawal. So, hindi ko nalang pinakita kung paano ko in-injectionan. Pero ano yung result nung pagkatapos nung ma-inject ako? Bali, sobrang sakit nung braso ko. Hindi ko siya magalaw. Natutulog ako, hindi ko siya maiangat. Yun lang naman ang naging resulta. Wala naman akong lagnat. Masakit lang yung balikat ko, hindi ko siya maitaas. At saka parang ang kapal-kapal niya. So, hindi naman ako nagkasakit. Ngayon nga lang, hindi ako pumasok kasi nga masakit pa rin. So, pero bukas, papasok na ako. So, and I pray na positive yung result nito na hindi ako magkakasakit at hindi ako lalagnatin kahit na ilang araw pa ang makalipas. Thank you.